isa sa pangunahing sangkap sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat individual sa mundo. Base sa pag-aaral na isinagawa ng Water Science School noong taong 2019, ang tubig ay tinatawag na universal solvent sapagkat ito'y nagagamit sa iba't ibang aspeto ng buhay natin bilang tao. Anong tubig ang mas gusto nyong inumin? Mineral. Yung mineral o yung gripo? Mineral. Sa kadahilan ng ito, nararapat lamang na magkaroon ng pantay-pantay na pribilehiyo ang bawat isa na makagamit ng malinis at ligtas na tubig para sa kani-kanilang kabuhayan at konsumsyon. Ayon sa kasalukuyang report na isinagawa ng UNICEF at World Health Organization, bilyon-bilyong individual sa iba't ibang panig ng mundo ay kinakaharap ang suliranin patungkol sa kalinisan at sanitasyon ng pinagkukuhanan nila ng supply ng tubig. Bakit po parang mas pipiliin na? Kasi pag pinipili ko sa pipili lang, mas gusto pa namin nila. Kasi ay yung gripo, kasi gripo, 2 piso lang yung per galon. Pero sa mineral kasi 20 yun. Pero mas makatipid kami sa gripo kaysa sa mineral. Sa bansang Pilipinas, ilan sa pangunahing dahilan ng problemang ito ay ang patuloy na paglago ng urbanisasyon at pag-unlad ng mga lungsod. Ayon sa ulat ng National Water Resources Board, 11 milyong mamamayang Pilipino pa ang nagtsatsaga sa paggamit ng tubig na walang kasiguraduhan ang kalidad at linis ng pinagmulan nito. Paano nyo po sinisigurado na safe o ligtas yung environment na pinagkukuhan ng tubig? Halimbawa po doon sa labas, di ba po nasa labas lang po siya? Paano nyo po nasisigurado na malinis siya, na ligtas? Hindi kami sigurado kung malinis ka ganda yung tubig. Hindi din kami sigurado kung maligtas din yun sa mineral. Kasi namin, chemical din talaga yung mineral. Sabihin po na pinagkuhan namin, hindi namin alam kung ligtas, hindi namin alam kung pinagdaanan yung mga tubo, mamayang yung mga halawang, basta yan ang kami nakuha. Bilang resulta, inulat ng Department of Health noong 2021 ang pagtaas ng bilang ng mga sakit dulot ng maduming tubig na umabot na ng mahigit 50,000 mula 2010 hanggang 2019. Pwede niyo po bang ikwento yung mga karanasan niyo sa pag-inom ng tap water? Halimbawa po, may pagkakataon po ba na may nagkasakit sa inyo noong umiinom nito? Wala naman na kaming na-encounter na ganun. Minsan talaga sumasakit yung tiyan ng anak ko. Hindi naman alam namin kung anong dahilan, kung sa tubig ba talaga or sa kinakain. So ano po yung pang-agap or ginagawa niyong solusyon sa sitwasyon po na yun kapag po may sumasakit yung tiyan? Minsan nag-ano lang ng pang-haplas, yung herbal na laga lang. Ilan sa mga sakit na naidudulot ng pagkonsumo ng maduming tubig ay ang typhoid, paratyphoid fever, diarrhea, confirmed cholera, at rotavirus. Naranasan nyo na ba na sumakit yung tiyan nyo nung uminom kayo ng tubig galing gripo? Ano pa yung mga ano? Tagiliran. Ano ka kayo? Ano pa yung naramdaman nyo? Ilagnat ba kayo? Naiinom lang. Base sa karagdagang ulat mula sa DOH, may pinakamalaking porsyento ang acute bloody diarrhea sa mga nakuhang sakit dala ng paggamit ng maduming tubig. Higit sa lahat, ito'y umabot na ng mahigit 70,000 kaso noong taong 2019. Panig sa buhay ng isang tao. Nariyan ang gamit nito bilang inumin, panlaba, pandilig, panlinis,
at marami pang iba. Ngunit, hindi lahat ay nabibigyan ng kakayahan para matamasa ang malinis at ligtas na tubig. Marami pang individual at pamilya, kagaya ni Ate Mariluz, ang napagkakaita nito dahil sa estado nila sa buhay. Isang mahalagang patunay na ang kahirapan ay isang malaking balakid sa pagtamasa ng mga pangunahing pangangailangan kagaya ng malinis na tubig. Ngunit, sa kabila nito, mahalagang isaisip na may pag-asang maayos pa ang sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagpapakalat ng impormasyon at ating kaalaman sa ibang tao. Ito man ay simpleng hakbang, ngunit napupukaw nito ang kamalayan ng bawat isa patungkol sa kahalagahan ng malinis at ligtas na tubig. Isang bagay ang estado ng mamamayan sa buhay. Ngunit, nasa gawa pa rin ng bawat individual ang tulay tungo sa pagbabago, hindi lamang sa sitwasyon ng tubig sa ating komunidad, ngunit pati na rin sa pangkalahatang buhay natin bilang tao.